guys, it's me Jackie Orinya and welcome to Jackie Vlogs. So for today's video, I'm going to make a reaction for Marcelo Santos III's Facebook post, and I saved those yung mga pinos niya, and of course I would like to credit this to Kuya Marcelo Santos kasi gagamitin ko yung kanyang mga quotes, and since trending siya ngayon, maraming mga nagre-react na kabataan doon. So I tried to make a vlog for this, and of course shout out to Kuya Marcelo Santos dahil nga naging content siya ngayon sa akin kasi nakaka-inspire siya. He inspires us a lot, and of course he had a good content. That's why I'm going to have a reaction sa kanyang mga posts. So, sa pagkakataon na to, of course, magsisimula na tayo. But before that, don't forget to subscribe me to my YouTube channel. And please, don't forget to click the notification bell for you to be updated for my next video. And of course, okay, magsimula na tayo sa looking forward sa masaya, payapa at maraming perang buwan ng Mayo. So, thank you Kuya Marcelo for telling that to us. And yeah, I'm looking forward also na magiging mas masaya pa ako, mas mapayapa pa ang buhay, at mas maraming pera pa ang darating, of course. Ngayon pa lang, hindi pa naman ako ganun ka-successful. Pero ngayon pa lang, I claim it right now na meron akong magiging successful na life someday. So, okay, next. Dapat may respeto ka rin sa sarili mo. Of course, how can we gain respect from other people if we ourselves, hindi natin nire-respeto yung sarili natin? We should know how to value ourselves, how to respect ourselves sa lahat ng aspeto ng buhay. Dapat kailangan sa mga dinidesisyon natin, kabilang nito sa pagtatanong sa sarili natin kung may respeto pa ba tayo sa sarili natin. Dapat binavalue natin yung sarili natin, di ba? So next, ano yung mga worries mo ngayon? For me, siguro sa ngayon, wala pa. Kasi nasa stage ako ngayon na nagpapahinga dahil katatapos lang namin ng requirements namin sa lahat ng subjects ko ngayon. And thank God kasi nga, graduate na ako after OJT na lang. Dapat nga nakapag-OJT na ako. Pero yung worries ko about studies, wala naman na. Siguro yung sa pag-board exam ko na. Pero I know naman that God will be with me through that things na mangyayari pa sa aking buhay. And you don't have to worry on things. Diba nga, kapag sa nagre-review ka, if you do your best, then God will do the rest, diba? So, next! Sana maging okay ka na ulit. I'm okay na, Kuya Marcelo, kaya don't worry. So, sa mga hindi pa okay dyan, dapat maging okay tayo, maging complete tayo, maging contented tayo sa mga nangyari sa buhay natin. Be grateful. Pasalamatan natin kung ano lang yung meron ka ngayon. And it's good that pinasasalamatan natin kung anong meron lang ngayon. Kailangan nang magbago bago mahuli ang lahat. Of course, we should change for the better, not for the worse. Kung alam naman natin na lahat tayo may bad sides, but we have still chances para maging good yung mga bad sides natin. And, musta naman yung buong linggo mo? Okay naman ba? Yes, of course, okay naman kasi nakapagpahinga naman ako, Kuya Marcel. Okay, next. Hindi matututo ang tao kung lagi mong didepensahan ang lahat ng maling ginagawa niya sa iba. Eh, sabi nga nila, open rebuke is better than hidden love. Ibig sabihin, we should rebuke those people na hindi dapat tinotolerate. Kung alam nating mali na yung ginagawa nila, don't tolerate them. And at the same time, kailangan natin silang itama. At kapag hindi sila nakikinig, kung nagsabi na natin yung part natin, then stop. And ibig sabihin, nagawa mo na yung part mo and it's good that you did it. Next, maging magpagpasalamat, libre lang naman. Yes, of course, we should be grateful and be thankful for the things that we have right now. And sabi ko nga kanina, dapat be contented lang kung ano ang meron sa atin. Kumusta naman so far ang pasok ng month of May mo sa buhay mo? So far, very struggle siya and very nakakapagod kasi marami kaming ginawa sa mga requirements namin, hindi kami nakatulog. And maximum ng oras namin ng pagtulog namin ay 2 to 3 hours lang. So, para sa akin, very tiring yung month na ito. Pero at the same time, nakapagpahinga naman. Anong makapagpasaya sa'yo ngayon? Para sa akin, ang nakapagpasaya sa akin ngayon ay yung parents ko.
Kasi sila yung dahilan kung bakit ako nagpupusige sa mga bagay-bagay. Nakikinig si mama. Ayan, sila yung aking kwan. And sila yung parang para sa akin, contented na ako kung anong meron ako ngayon. At, nakikinig si mama. Ayan, para sa akin naman, okay ako sa lagay na... Nakaka-distract. Pero para sa akin, anong makapagpasaya sa'yo ngayon? Oo, sila lang naman talaga. And para sa akin, enough na sila. And yes, enough na sila sa akin. Hingang malalim, sabay sabing magiging okay rin ang lahat. Yes, magiging successful ka rin dyan. Okay, magiging okay rin ang lahat. Yan lang naman yung aking hinihiling ngayon, maging successful muna bago yung season na magkaroon ng future partner. Char. Ano yung someday mo? Para sa akin, marami akong someday. Someday, makapasa ako ng board exam at maging engineer ako, makapagtrabaho dito sa Pilipinas at sa abroad. Tapos makapagpatayo ng bahay, magkaroon ng boyfriend, or makapag-asawa, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak. So, ang dami kong sana. At sana mangyari yun lahat, di ba? In God's time, of course. Kumusta kayo ni ano? Sinong ano, ano ba? Char. Sinong ano? Kumusta kami ni ano? April pa kasi, April first week pa kasi nung nawala siya sa akin, Char. Pero para sa akin, I'm so thankful kasi parang nung nawala, parang wala lang, Char. Kasi nga, super duper busy akong tao. Kaya parang, okay, wala. So, nawala. Di nawala, ganun. So, hindi naman masyadong big deal sa akin na nawala ang taong mahal ko na yon. Pero, parang ay nag-usap kasi kami na, studies muna, ganun. 1 year lang naman, maging engineer muna tayo, ganun. So, parang ang gulo. Pero, okay, kung ito yung will ni Lord, di go. Parang ganun. So, I know God knows what's best pa rin para sa akin. God knows kung sino yung tao na pinag-pray ko ng matagal. So, I'm waiting for that na sana darating yung araw na masasagot ng Diyos yung mga panalangin ko when in terms of having a relationship. Someday, sana nasa maayos kang kalagayan. Of course, Kuya Marcelo, nasa maayos akong kalagayan kasi I'm under God's grace, under God's protection. So, I know that I'm so... nasa magandang kalagayan ngayon. So, next. Sana magtuloy-tuloy ng paggaling ng puso ko. Puso mo. Okay naman ako, Kuya Marcelo. Huwag kang mag-alala. Okay naman ang aking puso. Inaalagaan ko to ng maayos. And sana kapag may dumating man na lalaki, huwag na kayong dumating kung sasaktan nyo lang ako, di ba? Pero parang sa ngayon, parang protected ang aking puso kasi masyado ko nang iniingatan ang aking puso ngayon. Oo, masyado ko nang iniingatan kasi kailangan, di ba? Baka pag sa huli masasaktan ka ulit, di ba? So, mga lalaki talaga kasi, mabulaklak ang mga salita. Dinadaan-daan nila sa salita. So, char, sexist, Javi. So, ayan nga, basta ganun. Hindi ko naman nilalahat, pero may mga tao lang talaga na ganun. Halos lahat, char. Halos lahat. Pero, ayan. Next. Oy, okay na muna yan. Bawi na lang tayo bukas. Ayun, okay na muna na ganito ako. Parang tambay-tambay lang. Ganun, char. Hindi, para sa akin, kapag may mahabang pagkakataon or mahabang days na nawala na akong ginagawa, parang feeling ko gusto kong magtrabaho, ganun, gusto kong maghanap ng trabaho. Ayan. Pero sabi niya, okay na muna yan. Bawi na lang tayo bukas. Sige, bawi na lang bukas. Pakiingatan ang sarili, okay? Of course, kay Marcelo, na iniingat-ingatan ko ang aking sarili. Ayan. Sabi niya, choose your battle. Hindi lahat ng issue pinapatulan. Save your energy para sa mas importanteng bagay. Kapag nakaka-stress lang siya, huwag mo nang isipin yun. Ganun. Kaya pa. Laban lang. Sa pangarap, diba? Ayan. Lahat tayo may labang nilalabanan. Hindi porket madali sa'yo, ganun din sa ibang tao. Lahat tayo may kanya-kanyang lakas at kahinaan. So, ayun nga, kung alam natin may pinagdadaanan ng tao, huwag natin silang i-down dahil hindi naman natin alam yung story nila. Dapat alamin muna natin bago tayo mag-judge.
At after nun, doon natin sila tutulungan kung paano natin sila i-comfort, tulungan, or encourage, diba? Anong life verse mo? Sa akin, Jeremiah 29:11. Sabi ni Kuya Marcelo Santos III, para sa akin din, yun din. For I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a good future. Napakaganda na verse kasi doon talaga, hindi ka mag-worry, basta nandun lang yung faith mo kasi pangako yun ng Diyos sa'yo. So, ibig sabihin, meron ng nakalaan na magandang plano para sa'yo. So, why worry? Diba? Don't worry. Ayan. So, guys, yun lamang ang aking video na nagawa, reaction sa post ni Kuya Marcelo. And sana mas na-inspire pa tayo. And, ayan. Thank you for inspiring us, Kuya Marcelo Santos III. And, guys, thank you for watching. And, yeah, welcome lang kayo dito sa vlogs ko. And, pwede nyong i-check yung mga other vlogs ko. Ganun, panoorin nyo. And, of course, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Please don't forget to click the notification bell for you to be updated for my next video. So, thank you guys! Love you!